Subukan lang natin. Yo! TMX 125 Alpha ngayon dito at problema niya is hindi siya umaanda. Ayan, so siyain natin. Papasok na sana ako ng trabaho mga bro nung bigla tong ano, bigla siyang tumirik, no? Siguro mga 100 meters lang magmula sa bahay pagkaalis ko. Bigla siyang ano, bigla siyang tumirik. Although nararamdaman ko na siya ng mga nakaraang araw na bigla akong namamatayan. So akala ko marumi lang yung carb. Nilinis ko yung carb, wala talaga eh. Nagpalitan rin ako ng spark plug, so ganun pa rin. Aandar siya tapos mamamatay. Ganun lang siya. Hanggat dapat hindi mo bibitawan yung selenyador para hindi siya mamatay. Ganun yung sintomas niya. Ayan. So ayan. Check natin. So yun nga mga bro, okay naman yung kuryente niya. Kung mapapansin nyo, napakalakas. Ayan oh. Tuwing kinikik. Ayan, so okay yung gasolina niya dahil bagong linis ang carb. Okay din ang kuryente. So ano pa kaya ang dahilan, no? So kung mapapansin niyo sa pagkikik ko diyan. Diba? Parang ang lambot, kala mo slide eh, no? So loose compression 'yan. Buksan na natin. So ito na. Ayan, so tinanggal ko na yung tangke, yung upuan, tapos binaklas ko na rin yung head. So, dito, ito na yung mga parts niya. Ayan. So, mapapansin nyo, ito yung piston. So, hindi ko na naipakita yung pagbabaklas. Ayun, no? Kita nyo, ang daming carbon. So, ang daming carbon deposits. Yun. So, lilinisin natin yan mamaya, mga bro, no? Ayan, no? Kita nyo, nagpupulbos. So, isa yan sa mga cause kung bakit hindi umaandar yung motor natin. Kasi okay ang kuryente, okay ang karburador at gasolina. Ang nawawala sa atin is yung compression. So, bakit nga ba nangyayari yun? So, ito, lilinisin din natin itong mga balbula niya. Alright? So, ano muna tayo? Check natin pag yan may leak, no? Exhaust muna tayo sa may tambucho. Exhaust bulb. Ayan. So, pansinin nyo mga bro, yung nilagyan ko siya ng gasolina, wala naman, okay naman. Sa intake naman tayo kung saan nilalagay yung karburador. So, pag yan sumingaw, mga bro, no? Nako, yari. Hindi talaga ano to, aandar. Yun, kita nyo, sumingaw oh. Ayan oh, diba? Basa. Kaya pala malambot siyang sipaan mga bro dahil mahina yung compression natin, no? Although pumuputok-putok naman yung sa may lagay ng spark plug kapag kasi nisipaan, eh yan oh, kita nyo. Pumuputok naman yung malakas naman, kaya lang kulang, no? So isipin mo, okay siya. Yun pala, low compression or loose compression na siya. Ayun, so tanggalin na natin yung mga dapat tanggalin dyan. So may mga video naman na ako ng pang ano dyan, pagtanggal. So balikan nyo na lang yung mga video ko. So kita nyo ito, itong intake valve natin, no? Dapat walang carbon yan. So dahil nga makarbon na siya, umipit na dito sa may valve seat natin. So tutukan nyo ito mga bro, tignan nyo yan, no? Diba? Tipin nyo ang itim, oh. Ito yung valve seat natin. Ayan. So, pansinin nyo yung mga uling dyan sa may gilid. Yan. Lalo yan, no? Yan. So, i-zoom in ko na lang. Wait lang. Ito siya. Yan. Yung nakakalang na yan. So, linisin lang natin to. Yan. So, gagamit tayo ng clover grinding compound. Yung fine na lang, no? Yung pino. Ayan, fine. Yan yung gagamitin natin pang hasa. Hihilamusan lang natin. Pakikitabin lang natin. So, lagyan nyo lang ng konti lang, mga bro. Huwag yung masyadong madami. Pasok nyo, lagyan nyo ng hose, gasoline hose. Tapos, ikut-ikutin nyo lang mga bro. Ganyan lang. Yung, ganyan. Paulit-ulit lang hanggang sa maramdaman nyo na flat na siya. So, yan. Ganito yung tsura nya pagtapos. Linisin nyo ng gas. So, dinami ko na rin yung exhaust valve. So, okay na silang dalawa. Ayan. So, ibabalik na natin yung valve seal. Ayan. So, bago nyo ibalik, syempre, lagyan nyo muna ng konting langis lang naman. Para lang smooth. Yun. Balik nyo lang yung valve seal. So, yan. Lagay nyo lang. Yun. Lagay na natin yung mga balbula. Yun. So, ganyan lang. So, tatandaan nyo lang mga bro, no? Ayan, no? Naikabit na natin
yung intake at exhaust valve. Sa spring naman, unahin nyo syempre yung maliit. Yan, wala namang baligtaran yan. Ito lang ang may baligtaran, yung spring na malaki. Dapat yung magkakadikit sa ilalim, yung medyo maluwag sa ibabaw. Yan, tapos lagay yung retainer, tsaka yung valve block. Yan, so ilalagay nyo lang siyang ganyan. Pasok nyo lang. Basta tatandaan nyo mga bro, tatlong elemento lang yung nagpapagana sa motor natin. Gas, kuryente, syempre yung compression. Pag nawala yung isa dun, hindi talaga under motor natin. Tandaan nyo yun. So, ayan. So, okay na siya. Ganyan, ganun lang siya. Ano, kadaling ibalik. So, to double check yung martilyo. So, ito na. Double check natin, no. Ano ulit tayo? Leak test ulit tayo. Check natin. Lagay lang kayo ng gasolina sa may, ano, may lagay ng pipe pag exhaust valve ang iti-testing yun. Dapat yan, walang ano yan, walang tutulo dyan. O yun, so wala. Okay na yung exhaust natin. Talagang nalimas, nalinis pa siya ngayon. So yung intake naman, kung saan talaga nagsimula ang lahat, kung bakit siya nag-loose compression. So ayan, dinamihan ko ng gas para mas makita nyo kung maglilik pa ba siya. Ayun. So kung kanina makikita nyo, di ba? Ngayon, hindi na, oh. So linisin naman natin yung piston natin. Ayan. Yun. So, napakintab na niya, no? Ayan. Balik natin yung ano, double pin. Dalawa yan, eh. Ayan, no? So, huwag nyo kakalimutan yan, mga bro. Balik din natin yung ano, cylinder gasket. Balik natin yung cylinder head. Lagay yung apat na, ano, ayan, bolt. So, dito yan, dito yan. So, huwag nyo kakalimutan yung mga washer niyan, mga bro. Lalo na dun sa may butas. Daluyin ng langis. Balik ang push rod, balik ang rocker arm. So ganyan lang mga bro, okay, di ba? Kita nyo, kaya nyo rin yan. Ayan, so ito na mga bro, no. Ayan, so inabot na tayo ng umaga dahil ngayon lang, ano, ngayon ko lang din na nabuo dahil dami kong ginagawa kagabi. So na-assemble ko na rin siya, nalagay ko na rin yung carb, tapos ito na. So, bago ko siya paandarin, no? Bago ko siya paandarin, kailangan muna nating pakiramdaman yung kicker. Kasi kung mapapansin nyo sa unang video, di ba? Pag kick kong ganyan, dire-diretso agad yung pa ako sa baba. So, subukan nga natin. Uy. Nararamdaman ko medyo lumalak. Oh, yun, no? Yun. Yun yung hinahanap natin. Yun yung hinahanap natin, yung titigil sa gitna. Di ba? Ito. Ayan, no? Ayan, tumigas, no? Ayun, no? Yun. Yun. So, palagay ko may compression na siya. Subukan natin. So, nilagyan ko muna ng gas yan. Subukan lang natin. Yun. Okay na siya. Check natin kung may usok. So, pa wala naman. Subukan natin kung mamamatay. 14.5. Ayan, 14.5. Na. So, yun lang pala, no? Singaw lang pala yung ating ano. So, kapag ganoon, malakas ang kuryente, okay ang gasolina, kahit may konting compression dito, huwag kayong magtitiwala, lalo na kung hindi ganoon katigas yung kicker. Ayan, so pwede rin check nyo muna yung ano, yung tune-up niya, yung clearance ng bawat bulb, kung baka tukod lang. Ngayon, pag hindi naman tukod, no? Yun. Tsaka na kayo mag-decide pabuksan yung head. Para mas ma-check na kung ano talaga yung problema, kung ano ba yung nangyayari. Pero most of the time, ganyan lang naman ang nangyayari. Kapag loose compression talaga. So, yun. And sana may natutunan kayo mga bro, no? Ayan, so ito pala yung tinakbo natin. Ayan. So, ito na siya. Yun. Okay na ulit. Ayan. So, makikita nyo, 44,565. Diba? Yan yung tinakbo ng ano, motor na to bago ko buksan. So, 3 years na rin siya. Ayan. So, ngayon lang siya na open. Ayan. Dahil nga nagka-carbon. Kaya ako tumirik. So, mahalaga, okay na. Salamat mga bro, no? So, sana huwag niyong kalimutang supportahan yung channel natin. God bless.